Ito po sa inyong lahat na kapatiran natin sa Dudalangin Unida Church at sa iba pa po nating mga kapatiran na nanonood sa iba't ibang lugar. Salamat po at nakasama namin kayo ngayong umaga upang tayo po ay sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa bagong mga teknolohiya na nagagamit natin tulad po ng FB page na pwede tayong mag-live. Ano po? Kaya ngayon po ay mag-aaral tayo at purihin po natin ang Diyos at dakilain ang kanyang pangalan. Malay po, kagaya namin, ay hindi rin kayo makalabas sa inyong tahanan. Kung ang pagbabatayan ko po ay ang numero ni Pastor Larry sa kanyang debosyo, tayo'y nasa 56 day na ng ating quarantine. Hopefully by May 15 tayo ay nasa tinatawag na nilang General Community Quarantine o GCQ na kung saan medyo mas maluwag na ang patakaran. Ngunit marami pa rin pong bawal. Hindi pa rin tayo pwedeng mamasyal, hindi tayo pwedeng mag-mall. Iba naman pong ginagawa natin tulad ng pagsasama-sama sa ating sambahan. Maray ay limitado pa din po dahil doon sa tinatawag na social distancing. Sa panahon po na tayo nasa ECQ o nasa GCQ, marami tayong nararanasan na hindi normal sa ating buhay dahil limitado lamang po ang lugar na ating ginagalawan. Marami po sa atin ay nasa ating mga tahanan lamang for 56 days. Imagine po, 56 days tayong naka-quarantine sa ating bahay. At kamukha din po namin, minsan, nakakaranas din tayo ng pagkainip, no? Pagkabagot. Yung iba naman po, nadidepress. Lalo na po yung mga kababayan natin na natigil sa trabaho at nawala na yung means of livelihood nila o yung kanilang pinagkakakitaan. Naranasan ko rin po yan noong araw na bigla akong tumigil sa pagganap buhay dahil ako'y nag-retire na. Ako po'y sanay na pumasok ng umagang-umaga na, at nung ako po'y matigil sa aking pagtatrabaho, para po ako na-depress dahil hinahanap-hanap ko yung pagpasok ko ng maaga at nauuna sa aming isina. Alam po ninyo, tayong lahat po ay naiinip. Minsan nababagot din tayo. Nadidepress dahil po sa ating kalagayan ngayon. Masama lamang po, ito yung gustong-gusto ng ating kalaban at yan po ay ang Diablo. Sinasamantalan niya ang mga ganitong pagkataon sa ating buhay na tila hindi normal ang ating panahon. Lalo na kung magulo ang ating isip at parang nag-aalala tayo dahil mayroong kumakalat na sakit na COVID-19. Talaga naman pong nakakatakot ang sakit na ito dahil marami pong nahawa, maging yung mga nasa akala nila eh, hindi sila mahahawa, nahahawa sila. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Unang Pedro, Kabanatang 5:8. Sa pagkakasalin, sabi po, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway nyo ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kaya ang paksa po natin ngayon ay pinamagatan ko pong Resisting the Roaring Lion. Sa banal na kasulatan po ay ginamit ang leon bilang isang mabangis na hayop. Pinapakita po dito na ang leon ay ginagamit ng mga Romano nung araw upang parusahan yung mga Kristiyano. Ginagawa po nila, ginugutom nila yung leon. Pag nagutom na yung leon, pakakawalan nila. Siyempre po, ang mga leon ay kakainin ang mga Kristiyano at sila'y lulurayin. Kaya sabi po sa ating talata, maghanda kayo dahil ang Diablo ay parang leon, sabi po, na umuungal at nag-aabang. Ginagamit po ang umuungal. Ibig sabihin, talaga pong sila'y gutom na gutom at nag-aabang ng malalamon.
pati po yung salitang malalamon ay ginamit po dito. Talaga pong dapat tayong maganda. Tingnan po natin yung mga awit sa kanang kabanatang 10, talatang 9, ay inilarawan po dito kung paano bumihag ang isang leon. Sabi po sa Magandang Balita Biblia, para silang leon na nasa taguan, ang mga kawawang dukay inaabangan. Inuhuli ang mga ito sa kanilang bitag at pagkatapos ay kinakalagkad. Dito po ay inilalarawan kung paano binibihag ng mga kampiyon ng Diablo ang kanilang mga gusto nilang bitagin. Sila po ay hahaling tulad sa leon na sila po ay bumibihag ng mga kawawang bihag. Sa ating pong panahon ngayon, marami pong ganitong mga tao. Sa ating pong panahon ngayon, marami pong nananamantala sa ating sitwasyon. Kailan lang po ay may nabalita na may isang sindikato na nag-withdraw sa ATM machines sa account ng ibang tao. Paano po nila nakukuha yon? Ang ginagawa po nila, sila ay nagte-text o kaya nagme-message sa isang tao at nagkukunwari sila mula sila sa isang banko at kinukuha po yung PIN at para daw po sa updating ng kanilang account. At marami naman po ang naniwala at ang kawawang biktima ay nakuhanan ng pera sa kanilang ATM. Kaya nagbabala po ang mga banko na huwag po tayong magbibigay ng impormasyon sa mga taong hindi ninyo kakilala, lalo na po kung ito ay sa pamamagitan lamang ng text o sa pamamagitan lamang ng message. Alam po ninyo, ganyan po gumawa ang Diablo. Mapaglinlang at mapagsamantala. Gaya nga po ng sinasabi sa ating talata, para silang leon na nasa taguan, mga kawawang dukhay inaabangan, inuhuli ang mga ito sa kanilang bitag, at pagkatapos ay kinakalagkad. Nasa taguan, nag-aabang, inuhuli ang kanilang bitag, pagkatapos kinakalagkad ang kanilang mga bihag. Ganun po sinilarawan ang mga leon na kampon po ng ating kalaban na Diablo. Tingnan po natin kung ano naman po ang sinasabi sa ating talatang pinag-aaralan ngayon. Balikan po natin yung 1 Pedro 5:8. Sabi po, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip at magbantay kayo sapagkat ang Diablo na kaaway ninyo ay parang leon na umuungal at umaaligid na naghahanap kung sino ang malalamon niya. Sabi po, magkaroon tayo ng maayos na pag-iisip. Pero dahil po sa sitwasyon natin na nakakulong tayo sa bahay, minsan po hindi po may iwasan, talagang nagiging mainitin ang ating ulo. Bakit naman po nagiinit ang ating ulo? Kasi marami tayong gustong gawin na hindi nating magawa. Kamukha nung araw, pwede tayong lumabas, kahit anong oras natin gusto. Maaari tayong magpunta sa mall, maaari tayong mamasyal, pagbanding sa ating mga kaibigan. Hindi po natin magawa ito dahil sa social distancing. Marahil may mga plano din tayong hindi po natupad dahil sa lockdown. Alam niyo po, kaming mag-asawa ay tuwing sasapit ang aming anibersaryo ng kasal ay pumupunta po kami sa Baguio at doon po kami nagbabakasyon. Ngunit ngayon po hindi namin ito nagawa. Dahil po, mayroong mga restrictions na hindi po pwedeng lumabas, lalong-lalo na po ang mga senior citizens na kamukha namin. Meron po kaming kaibigan na hindi niya alam na pinagandaan pala siya ng kanyang asawa at anak at nagbigay ng down payment sa isang malaking venue ng 200,000. Ngunit dahil po sa ECQ or lockdown, hindi po matutuloy ang kanilang binabalak na malaking
pasalubong sa kanilang ama. Ang masama pa po nito, hindi na pwedeng ibalik yung kanilang idinaw na 200,000. Dahil po sa extraordinaryong panahon natin, marami pong mga bagay na hindi gusto natin gawan, ngunit hindi natin magawa. Kaya marami din po nagiging mainitin ang ulo. Yung iba pa naman po, madaling nawawala ng mga pasensya. Bakit po? Epictetus, 6 days ka ba namang nakakulong sa bahay na ang pansyalan mo ay yun lamang iyong kwarto. Tapos, pupunta ka sa iyong sala, pupunta ka sa iyong kusina, at minsan may side trip ka pa sa banyo. At kayo-kayo rin na magkakasama sa 50, within that day, yung 56 days sa darating pang araw. Kaya minsan, hindi may iwasan na nawawalan po tayo ng pasensya sa isa't isa. Kami po ng aking misis upang maiwasan ang ganitong mga bagay ay nagkasundo kami na siya sa itaas, doon po siya naglalaba, doon po siya naglilinis ng aming kwarto, at doon din po siya nanonood ng teleserye na kanyang pinapanood. Nagkakasama lang po kami, doon kami kakain ng agahan o kakain ng tanghalian. Ako naman po ay nasa ibaba. Ako naman po yung tagapagluto at tagapaghugas ng pinggan. Yun po yung aking ginagawa. At sa akin po na pamamahinga ay nanonood naman ako ng paborito kong mga pelikula sa Netflix. Yun naman po ang aking pinakalibangan sa hapon. At sa gabi naman po ay magkasama rin kami kumakain, at pagkatapos po nito ay nagdi-devotion kami at nananalangin. Ganyan po ang routine namin araw-araw. Ang sabi po sa ating pinag-aaralan, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip. Pero paano tayo magkakaroon ng maayos na pag-iisip sa panahon ito na marami tayong pangangailangan? Marami tayong gustong gawin. Marami tayong gustong ma-achieve o gustong matapos pero hindi natin magawa. Marami po mga tao na mayroon po silang mga gustong gawin sa kanilang buhay. Gusto po nila makatapos ng kanilang pag-aaral. Yung iba po mga estudyante, alam ko, inaasam nila yung kanilang graduation. Ano? Pero walang graduation ngayon. Biro mo, hinintay mo ng mga panahon ng pagkakataon na ikaw ay makagraduate, pero walang graduation. Kaya ito po yung nagbibigay ng kalungkutan. Ito po yung nagbibigay ng pagkainis sa ibang mga tao. At minsan po talaga namang nababagot. Ngunit gaya po ng ating pinag-aaralan, ang sabi po, kailangan natin ng isang maayos na pag-iisip. Kung sa sarili lang natin, hindi po natin magagawa na magkaroon ng maayos na pag-iisip. Maniwala po kayo, hindi nyo po magagawang mag-isa. Sa sitwasyon po natin ngayon, hindi po natin magagawang mag-isa na magkaroon ng isang maayos na pag-iisip. Magagawa lamang po natin ito sa pamamagitan ng paghingi ng tulong. Kanino po? Sa ating Diyos. Dahil alam po ng Diyos ang gagawin niya sa atin. Di ba sabi po sa Jeremiah 29:11, sa magandang balita o sa salita ng Diyos, Bible, ganito po yung sinasabi. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Di po ba nakakatuwa ang Diyos? Na ang Diyos ay may plano pala sa ating buhay. Alam na ng Diyos na itong COVID-19 ay darating sa panahon na ito sa ating buhay. Alam ng Diyos na tayo ay makukulong ng ECQ. Alam ng Diyos na magkakaroon tayo ng lockdown. Ngunit ang lahat po
ang sabi sa ating binasa kanila, ang lahat ay nakaplano para sa ating kabutihan at hindi para sa ating kasamaan. Ang plano niya ay bigyan tayo ng pag-asa at magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan. Minsan po naiisip ko, bakit ba tayo matatakot? Ganito pala ang plano ng Diyos sa atin. Kaya sabi ko sa aking misis ni, huwag ka na matakot sa mga nakikita mo sa television o naririnig mo sa radyo o nakikita mo sa mga social media. Kasi may pangako ang Diyos na nakaplano na ito sa Kanya at hindi niya tayo bibigyan ng isang bagay na ikakasama natin. Naniniwala ako na ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak ay para sa kanyang kabutihan. Kaya, kapatid, pumanatag ka dahil ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ang sabi po sa talatang binasa natin kanina, magbantay kayo. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Tingnan po natin kung paano inilarawan ito sa Korinto, Kabanatang 16:13. Ito po ay ayon sa pagkakasalin ng salita ng Diyos, Biblia. Sabi po, magbantay kayo, tumayo kayong matatag sa pananampalataya, maging matapang kayo, magpakalakas kayo. Alam po, niyo po kailangan palagi tayo daw nagbabantay. Baka daw tayo ay balin lang ng ating kalaban. Kaya sabi po, huwag po tayong palilin lang sa diablo. Minsan po yung nakikita natin na parang maganda sa tingin natin, parang tama sa tingin natin, minsan po ito yung ginagamit ng diablo upang tayo ay linlangin. Una po, ang sabi, be on guard. Magbantay tayo. At baka tayo malin lang ng kalaban. Huwag po tayo daw magpapalin lang sa diablo. Minsan yung nakikita natin, tila maganda, tila tama, ito po yung ginagamit ng diablo upang tayo ay linlangin. Huwag po tayong padadaya sa mga gawa at panlilinlang ng ating kaaway. Alam po ninyo, maraming lumalabas ngayon na fake news na ang layunin lamang po nito ay para guluhin tayo, guluhin ang ating isipan. Kaya, sabi po, maging mapagbantay tayo at suriin po natin lahat ng ating naririnig, lahat ng ating nakikita, lalo na po sa social media. Diyan po lumalabas yung maraming fake news. Kaya kadalasan, ito pong social media ay binabatikos dahil bakit po sila naglalabas ng mga ganitong uri ng fake news. Kaya may kaparusahan na po ako. Kaya bilang babala po, sinabihan ko na din po ang aking may bahay na huwag siya basta forward ng mga messages dahil maaaring ito po ay isang fake news. Kaya sabi po, unang sabi sa atin, be on guard. Maging mapagbantay kayo. Ano po yung pangalawang sinabi? Stand on our feet. Tumayo tayo sa ating pananampalataya. Stand on our feet. Magtiwala po tayo sa Diyos. Alam po naman natin na meron tayong Diyos na hindi tayo papabayaan. Alisin po natin minsan yung pagdududa natin sa Diyos. Minsan po, nananalangin tayo, pero para bang wala sa loob natin yung ating panalangin? Para bang nagdududa tayo sa magagawa at sa kakayahan ng Diyos? Ngunit alam po natin na ang ating Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Yung pong ipinangako niya noong sa mga Kristiyano nung araw, yun din po ang kanyang pangako sa ating panahon ngayon. Ang pangako ng Diyos na hindi kita pababayaan
ay 39 na beses pong binanggit sa banal na kasulatan. Ito ay upang ipakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin bilang kanyang mga anak. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung hindi niya pinabayaan ang mga Kristiyano ng araw, hindi niya rin tayo pababayaan sa ating panahon ngayon. Sa pangatlo po, ang sabi ng ating talata, maging matapang kayo. Matapang kayo. Matapang po ba kayo? Sabi, be brave enough to face our challenges. Maging matapang tayo upang ating harapin anuman yung dumating sa ating buhay. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong panghinaan ng loob dahil ano ba itong sakit na ito? Mukhang hindi na yata magkakaroon ng lunas. Hindi na yata tayo babalik sa dati. Sabi nga po ng iba, magkakaroon na po tayo ng ibang new normal, bagong normal na gawain sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi na tayo pwedeng umalis ng bahay ng walang face mask. Hindi na tayo pwedeng makipagkamayan. Hindi na tayo pwedeng makipagbeso-beso. Yan po yung mga new normal na pinagagawa sa atin. At marahil daw po, maging sa loob ng sambahan, hiwa-hiwalay tayo, magkakalayo. Maging sa mga sasakyang pampubliko, hiwa-hiwalay din ang mga tao. Kaya yung iba po, parang sinasabi, ano ba? Parang hindi na yata matatapos ang COVID-19 sa ating buhay. Mga kapatid, ito po ang ating asahan na ang Diyos natin ay hindi po patatalo sa COVID-19. At ako po'y naniniwala na sooner or later, ang Diyos natin ay gagawa ng himala. Kaya sabi po, maging matapang lamang tayo na harapin ang anumang balakid, anumang dumating sa ating buhay, lalo't lalo na po sa panahon ngayon. Sa pangapat po ay sinabi na magpakalakas kayo. Alam niyo po mga kapatid, ginawa na po ng Diyos yung kanyang part sa ating buhay. Siya na po yung nagpaplano sa ating buhay, siya na po yung nagproprotekta sa atin, siya po yung nagkakalob sa atin ng mga bagay na ating kinakailangan sa araw-araw. Ngunit dapat din po, meron naman tayong parte na gagawin upang tayo naman po ay makatugon sa ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kailangan naman po, magkaroon naman tayo ng part doon sa mga biyaya na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. At ano po yung ating dapat gawin? Ang sabi po, magpakalakas kayo. At paano po tayong lalakas sa spiritual life? Kailangan po palagi nating hanapin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ilapit po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Gawin po natin, mag-aral po tayo ng banal na kasulatan. Mag-aral po tayo ng mga salita ng Diyos. Huwag po nating pababayaan na hindi makabasa ng salita ng Diyos at lalagpas ang isang araw na hindi po natin binabasa ang banal na kasulatan. Kailangan po lumakas tayo at maging matatag sa ating pananampalataya. Magagawa rin po lamang po natin yan kung tayo po ay kakain ng masustansyang pagkain na salita ng Diyos. Ito po yung nourishment na magpapataba sa ating buhay espiritual. Sa pagbubakas po, ang akin pong habilin sa inyo, gawin po natin ang lahat ng bagay nito. Mga kapatid, kayang-kaya po nating labanan ang leon na umaali-aligid sa atin. Sa panahon po natin ngayon, alam ko po, marami po sa atin ang natatakot. Natatakot na baka tayo mahawa ng sakit na COVID-19. Ito po ay isa sa mga leon na umaali-aligid sa atin. At meron din po tayong leon ng pagkatakot. Dahil
Hindi natin alam yung ating kinabukasan ngayon. Kailan ba ito matatapos? At meron ding leon na umaaligid. Ito naman po yung leon ng kahirapan dahil kulang po tayo sa lahat ng bagay na ating pagkakakitaan. At meron din pong leon ng pagkaalala. Nag-aalala tayo sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay. Marami pong leon na umuungal at umaali-aligid sa atin. At ang hangarin lamang po nito, mga kapatid, ay upang mapalayo tayo sa Diyos. Gaya nga po ng ating pinag-aaralan ngayon, we can resist the roaring lion. Dahil alam natin na ang ating Diyos ay laging nakalaan upang tayo ay alalaya anuman ang nangyayari sa ating buhay. Nandyan po ang Diyos na lagi po nating maasahan. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami nagkasama-sama na sa maging sa ganitong pamamaraan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Panginoon, ang akin pong dalangin, patuloy mo po kaming bigyan, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-alalay. Patuloy niyo po kami, Panginoon, samahan sa lahat ng aming gagawin. Patuloy niyo po kami, Panginoon, lukuban ng iyong proteksyon. Ano po namin, Panginoon, na ikaw po ang Diyos namin na maari lamang naming asahan, lalo't lalo na sa mga ganitong panahon. Panginoon, naging matapat ka noon sa amin at alam po namin na magpapatuloy ang iyong katapatan sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng nakapakinig ng mensaheng ito, Panginoon. At nawa ito, Panginoon, ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Dahil ikaw, Panginoon, ay ang Diyos namin na pinagkakatiwalaan ng lahat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat.